Naglabas na ng official update ng PBA para sa MVP race at sa Rookie of the Year. Pagdating sa MVP race, hindi na nakapagtataka na nangunguna si Junmar Fajardo ng San Miguel Beer na mayroong 39.6 statistical points. Sumusunod sa kanya si CJ Perez ng Colombian Jeep. Pangatlo naman si Sean Anthony ng Northport Batang Pier. Pang-apat si Stanley Pringle ng Barangay Hinebra. Pang-lima si Roger Pugoy ng TNT. At nasa ika-anim na pwesto naman si Jason Castro ng TNT rin. Si Junmar Fajardo ay nanalo ng Best Player of the Conference ng Philippine Cup at pinangunahan ang San Miguel Beer sa pagkapanalo ng Philippine Cup at ng Commissioner's Cup. Si Jason Castro naman ay naging Best Player of the Conference ng Commissioner's Cup. Samantalang si Christian Stan Hardinger na naging Best Player ng Governor's Cup ay nasa ika-16 na pwesto. Although maganda ang pinakita ni Christian ng Governor's Cup, nung nasa San Miguel pa siya ay backup ang role niya kaya hindi masyadong mataas ang kanyang scoring average. Kung titignan natin yung puntos, lamang na lamang si Junmar at siya syempre ang diamado pagdating sa panalo. Although hindi pa siya nakakasiguro dahil noong 1989, lamang si Ramon Fernandez sa statistical points at pinangunahan niya ang San Miguel para manalo ng Grand Slam. Pero pagdating sa botohan, natalo siya kay Benji Paras. So even though diamado si Junmar, may posibilidad na manalo si CJ Perez, si Jason Castro, o kahit na si Christian Stan Hardinger. Pagdating naman sa Rookie of the Year, ang layo ng lamang ni CJ Perez kay Robert Bodick, Bobby Ray Parks at kay JV Mokon. Magagaling yung mga rookies na yon, pero iba talaga ang dating ni Perez. Sa scoring average pa lang niya na 20 points, siya na ang naging scoring champion nitong nakaraang PBA season. At gaya ng nabanggit natin kanina, siya ang number 2 pagdating sa MVP race. Although maganda nilaro ni Bodick, na-injure siya ng ACL kaya naapektuhan ang kanyang pag-statistical points na pag-add. Kaya kung titignan natin yung Rookie of the Year race, yamadong-yamado si CJ Perez at siguradong panalo na yan. Ano sa tingin nyo? Dapat pang maging MVP si Junmar Fajardo o dapat mapunta sa ibang player? Pagdating naman sa Rookie of the Year, sa tingin nyo ba ay may chance pang manalo yung iba? Mag-iwan po ng komento at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakilike. At huwag kalilimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa latest PBA news, trades, and rumors.